Alright, so hello mga boss, bali yun. Welcome back again naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial naman. Okay, so bali continuation nga lang pala ito ng wiring diagram ng Mio Sporty natin, no? At the same time is wire color coding. So kung mapapansin nyo or napanood nyo na yung mga unang part natin dun sa ating Mio Sporty. So, bali na ituro na natin yung diagram at wire color coding ng headlight, brake light, park light, flasher, at saka yung stator. So, paano mapa-under yung ating Mio regulator, CDI, yun. So, bali ngayon, ang ituturo natin is dashboard panel naman. So, sa dashboard tayo, sa busina, at sa may ating starter. Okay, so bali hindi ko na patatagalin pa tao. Umpisa na natin yung ating video tutorial. Okay, so direct to the point na tayo mga boss. Dito agad tayo sa battery. So sa battery natin mga boss, meron tayong negative at positive dyan. Isang kulay black at isang kulay green. So sa mga matagal lang sumusubaybay sa channel natin, yung madalas nga pala nating gamit na kulay sa ating ground is kulay green. Pero ngayon, dahil nga Yamaha yung tinuturo natin, and tulad nga ng sabi ko, hindi pare-parehas lahat ng wire color coding ng bawat brand. So sa Yamaha, yung kulay ng kanilang ground is kulay black. So sa Honda, sa China, yung kulay ng kanilang ground is kulay green. Okay, so ayun, mabalik na tayo sa topic. So sa ating positive terminal ng battery mga boss, connected dyan yung kulay red na wire which is papunta sa ating ignition switch. Ayan, ito yung ignition switch natin. Yan, ignition switch. So, from positive terminal, tatakbo lang yun sa ignition switch. Siyempre, bago makarating yan sa ignition switch, dadaan muna yan sa fuse natin. Yan, sa fuse. Itong blue na to. Yan yung stock fuse ng motor natin. Kaya kapag naputol yan, shutdown yung buong hawak ng ating accessory wire. Okay? And take note mga boss, live yan, no? Live source yan, no? So, ibig sabihin, kahit i-off mo yung ignition switch mo, may supply pa rin yan. Unlike dito sa ating accessory wire. Okay, so dito naman tayo sa ignition switch mga boss. Ignition switch, meron tayong dalawang wire dyan. Isang red at saka isang brown. So mapapansin nyo, brown mga boss. Yan yung ating accessory wire. Okay, so unahin natin yung dashboard natin. So kung mapapansin nyo mga boss, kapag in-on nyo yung ignition switch nyo, automatically nakailaw din yung dashboard nyo or itong logo ng ating Mio. So bali ang wiring naman yan, so kukuha yan ng source sa ating accessory wire, pupunta yan sa ating dashboard, and ang kulay nya is kulay brown mga bossing. Siyempre kaya kapag inon nyo iilaw, connected na dyan yung ground natin. So mapapansin nyo may black doon, iilaw na yan mga boss. Kapag tinurn on nyo yung susi, automatic iilaw na yan. Mapa umaga man or mapa gabi. Sa umaga kasi hindi pansinin to eh, na may ilaw. Sa gabi lang siya. Okay, so klaro na tayo dun mga boss. Ano? Ang wire ng bulb na yun or yung bumbilya na yun is kulay black at saka kulay brown din. And next naman, so saan ba tayo magna-next? Dito naman tayo sa high beam. Sa high beam indicator naman tayo. So, ganun lang din yan mga boss. Kung napanood nyo na yung headlight tutorial natin, dun sa may headlight ng Mio, so, napakadali lang sundan. So, yung high beam natin, sasabay lang naman kasi yan sa may high beam light na ating headlight, sa high beam wire. So, kung mapapansin nyo, connected na agad yung ating wire na yun, yung high beam wire, which is itong yellow, sa may indicator na yon. So kailangan niya lang ng positive at negative. So yung negative is kulay black, yung positive is kulay yellow. So connected lang din yan mga boss. Yung yellow na yon, connected lang din yan sa may high beam natin, sa high beam wire ng ating bumbilya or headlight. Bali next naman, okay na tayo dun mga boss, yun, no? Next naman is itong indicator na to, yung flasher indicator. So mapapansin nyo mga boss, sa ibang motor, dalawa yung kanilang indicator. Dito medyo mahirap ipaliwanag to eh, no? Dito sa may flasher indicator natin sa ating Mio Sporty.
So sa ibang motor ganun, dalawa yung kanilang indicator, isang left at saka isang right. Pero dito sa Mio, isa lang, mapa left man yan, mapa right man yan, iilaw at iilaw pa rin yan, di ba? So unlike dun sa kabila, so dun sa dalawang indicator, so kapag yung isa, nag-turn right ka, iilaw. Then kapag nag-turn left ka naman, is iilaw. So dito kasi, hindi ganun mga bossing. So kapag nag-turn right ka, iilaw pa rin to. So kapag nag-turn left ka naman, iilaw pa rin to, di ba? Kaya medyo mahirap siyang. Pero ginawan ko na to ng separate video eh. Okay, pero mabalik tayo sa ating tutorial. So yung source na yun, mga boss, galing lang naman yan sa mga flasher wire natin, ano, sa left and right. So tatakbuhin dun sa may flasher natin, flasher switch, papunta sa may indicator. So yung indicator natin, kailangan lang niya ng positive at negative. Pero mga bossing, okay, so i-repose ko na lang yung video na yun, ano, mga boss. Medyo mahirap kasi siyang ipaliwanag pagdating sa point na to, kasi reverse polarity to eh. So bali okay na tayo dun, mga bossing, ano. And next naman is yung ating busina. Sa busina muna tayo, mga boss, para hindi tayo magulo sa ating tutorial dito sa dashboard. So sa busina natin, mga bossing, yung positive ng ating busina, negative trigger nga pala ito, mga boss, ano, yung busina ng ating Mio. So yung positive niya connected na agad dyan dito sa may ating accessory wire. So wala na siyang dinaanan pa. So direct na positive na siya sa ating accessory wire. So bali, kaya naging negative trigger siya, mga boss, kasi yung switch niya is naka negative or naka pwesto siya sa negative. So kung mapapansin nyo, ground, so from ground terminal ng battery, ayun, so kumuha ng ground supply yung ating switch, at pagkatawid sa kabila, naging kulay pink. So kapag nasupply na ng ground yun, tutunog na yung ating busina, kaya tinawag na negative trigger. Yan, so ganun lang kasimple, mga boss. At mabalik tayo dito, mga bossing, sa ating fuel na ano ba tawag dito, fuel indicator. So may floater nga pala tayong kasama diyan, mga boss, ano. May wiring din 'yan. Okay, so dito muna tayo sa ating fuel gauge indicator. So sa fuel gauge indicator natin, mga boss, may tatlong wire diyan. Isang black. So automatically yung black natin is ground diyan. Some brown. Automatically yung brown natin is positive yan, galing sa accessory wire. Yung black galing sa negative terminal ng battery. And yung isang wire, which is itong kulay green, ang galing naman yan sa ating floater. So yung floater na yan, mga boss, kung mapapansin nyo, yan yung nakasalpak sa ating tanke. So yung floater na yan, yan yung nagpo-float para magbato ng signal dito sa ating fuel gauge indicator, kung gaano na lang karami yung laman ng tangke natin, para hindi na natin siya i-monitor ng manual. Like buksan mo yung takip ng tangke, titignan mo kung marami bang laman or konti na lang. So na-invent mo yung floater. So yung wiring naman nito, mga boss, ayun, connected siya sa negative terminal ng battery. At sa floater nga pala natin, may 2 wires lang yan, no. So mapapansin nyo, may socket ito, mga bossing. Pero ang kulay talaga niyan is kulay black. So pagdating naman dito sa dashboard, kulay green na siya. Okay, so kukuha yan ng negative sa ating battery. Kaya kapag on mo ng susi, yung fuel gauge nyo is aangat yan ng dahan-dahan. So ang nagpapatakbo nga pala dito, mga boss, is yung continuity natin. Yung continuity na tinatawag. So negative yon. So kapag ka ito, mga boss, may level kasi tayo eh, nakasunod doon sa level ng dami ng gasolina natin. So kapag ka ito umangat, ayan, mababasa nito, magkocontact yung dalawa kasi may mga level-level tayo dyan. Magkocontact yung dalawang wire na yon, at yun yung ibabato niya papunta doon sa ating fuel gauge. So kapag ka ito naman yung bumaba, ganun din. Magkocontact yung dalawa na yon, kung gaano na lang baka karami. At siyang ibabato ng sender natin papunta dun sa gauge natin. Kaya kung mapapansin nyo, may mga gauge tayo dun. So ayun, so ganun lang kasimple, mga bossing. At pang last natin is yung starter natin. So sa starter naman tayo, mga boss. Sa starter,
ang kulay ng starter natin is sa switch yung mga boss, ano, is kulay brown. So kukuha yan ng source sa ating accessory wire, tatakbo yun sa switch. So kapag pinindot mo yan, ang output nyan is kulay blue na may white. So mapapansin nyo, blue na may white, white, sorry. Tatakbo naman yung blue na may white ngayon na yan sa ating starter relay. So yung starter relay natin, 4 pin yan mga boss. Meron siyang positive, itong blue na may white, so positive yan, at negative. So yung negative, hindi na natin siya pinatakbo doon kasi wala na siyang dadaanan mga boss. So nilagyan na lang natin siya agad ng ground symbol para hindi na lang crowded yung ating diagram. So sa relay natin mga boss, ito nga pala yung tinatawag na trigger, yung positive at yung negative. So para ma-trigger to, itong relay na to, yun nga, yun yung kailangan natin, positive at negative. So kapag na-supply na siya ng positive at negative, magko-coil na yan sa loob, at kukuha na siya ng malakas na boltahe sa battery para mapa-under yung ating starter motor. So sa starter motor natin mga boss, kung wala kayong makitang ground dyan, ibig sabihin naka-body ground na yan. So kapag nakadikit yung parts, metal part ng yung starter sa chassis, ibig sabihin naka-body ground na siya nun. Kaya kung mapapansin nyo, kulay pula lang yung magkikita nyong wire dyan. So yung kulay pula na wire na yun mga boss, nanggaling yun sa positive terminal ng battery. Matamang wire yan, ano, kaya mataba yan kasi malaking amount ng boltahe yung kailangan niya para mapa-under yung ating starter motor. Yung tulad nga sabi ko, para tumawid yung boltahe dito sa ating starter relay, so kailangan niya ng positive at negative. So pagka na-triggeran ng positive at negative yan, pipitik tong relay natin, itatawid nyo yung malaking boltahe at saka pa-underin yung starter motor. Yun, so bali, ganun lang kasimple mga bossing, ano, napakadali lang, no, intindihin itong ating mga wiring sa ating Mio Sporty. So bali, ayun, bali hanggang dito na lang, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.